Ngayon ay lalakad kayong hindi na nagmamadali. Hindi na kayo magtatangkang tumakas. Papatnubayan kayo ni Yahweh at iingatan sa lahat ng saglit ng Diyos ng Israel. Isaiah 52 verse 12. Maaga kang natulog. Maaga kang pumasok sa iyong silid tulugan. Kasi nga, gusto mong magpahinga at matulog ng maaga. Pero, kahit anong gawin mo, hindi pa rin maalis yung bang takot na nararamdaman mo. Hindi maalis sa isip mo yung bang takot na nararamdaman mo. Hindi ka mapakali. Hindi ka magkaroon ng kapayapaan sa puso at sa isip. Meron kang tinatawag na fear of unknown. Yung hindi mo alam kung bakit ka ba may ganitong takot. Hindi mo maunawaan. Hindi mo maipaliwanag. Punong-puno ka ng what ifs o yung ano kaya ang mangyayari kapag ginawa ko ito? Magtatagumpay kaya ako? Ano kaya ang mangyayari sa akin kung hindi ko gagawin ito? Kung magkamali ako ng desisyon? What if na kapag ginawa ko to, mabibigo ako? What if? Ano kaya? Ito ang palagi mong iniisip. Ay, hindi mo na tuloy alam kung anong gagawin mo. Talagang sa puso mo, gustong-gusto mong sagutin yung lalaking nanliligaw sa iyo o gustong-gusto mong tanggapin yung trabaho na ino-offer sa iyo o yung sinasabi ng mister mo na magkatrabaho na lang siya sa ibang bansa para guminhawa ang buhay mo at bumuo kayo ng mga plano na kapag nangyari yun, makakabili na rin kayo ng bahay, makakapundar na kayo ng gamit, at pwede na kayong umalis dyan sa bahay ng biyanan mo, at mabibili mo na rin sa wakas yung pangangailangan ng mga anak mo. Pero, bakit ganun? Merong isang bagay na hindi mo maunawaan? Hindi mo maipaliwanag yung nararamdaman mo. Meron kang mixed emotion. Masaya ka, pero at the same time, punong-puno ka ng pangamba. May takot ka kasi. At naiisip mo, what if umalis ang asawa ko at nalayo siya sa amin? What if kung lumaki ng hindi maganda ang mga anak ko? What if kung nasa ibang bansa ang asawa ko, manloko siya, may makilala siyang iba, masira ang pamilya namin? What if? Pero kung hindi naman gagawin to ng asawa ko, mananatili kami dito sa bahay ng biyanan ko, mananatili ako sa pakikisama, sa mga biyanan ko, sa mga in-laws ko. Alam mo ba, kaibigan, hindi lang ikaw ang may ganitong problema. Lahat naman tayo dumaraan sa ganyan. Marami tayong mga agam-agam. Lahat tayo dumaraan sa ganyan. Lalo na kapag gagawa ka ng malaking desisyon. Kasi hindi lang ikaw ang apektado. Hindi lang ikaw ang apektado sa gagawin mong desisyon. Maraming mga tao sa paligid mo. Pero alam mo ba, yung mga what if na yan, iyan ang umahad lang sa'yo para hindi ka makatawid, makapunta sa destination mo. Ito yung pumipigil sa'yo para umusad ka, magbago ang takbo ng buhay mo,
Para kasi itong invisible wall, yung pader na hindi mo nakikita na nasa pagitan mo pala. At itong invisible na wall na to, ito yung umahadlang para hindi mo makita yung daan na pupuntahan mo. Alam mo ba, kasi tayo, meron tayong tendency na mag-alinlangan, lalong-lalo na hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin kapag ginawa natin ang ating desisyon. Sa talatang binasa ko, si Propeta Isaiah, sinasabi niya sa atin na hindi na tayo kailangang magmadali pa, hindi na tayo kailangang mag-alala pa sa mga bagong buhay, sa mga bagay na walang katiyakan, yung tinatawag nating fear of uncertainties. Kasi nga, hindi natin hawak ang ating buhay, kaya tayo nagkakaganito. Pero, ang sabi ni Propeta Isaiah, hindi na tayo kailangang magmadali, mag-alala. Andun na ang Diyos, nauna na sa atin, naghihintay siya sa atin. Sabing ganun ni Isaiah, ang Diyos ang mauuna sa atin. Ang Diyos, pupunta siya, mauuna siya. Sabi niya, ang Diyos ng Israel, siya yung magbabantay sa likod mo. Ang ibig sabihin nito, kaibigan, hindi mo na kailang mag-alala pa na pagdating mo doon sa pupuntahan mo, hindi mo na kailangang palingon-lingon pa sapagkat ang ating Diyos, siya ang magbabantay sa likuran mo. He's your rear guard. Kaya nga, kaibigan, huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang magtanong pa, huwag ka nang mag-agam-agam pa. Sapagkat hindi ka naman mag-iisa sa lakbayin na pupuntahan mo. Huwag kang matakot na magtanong. Normal lang yung mga sinasabi mong what ifs. Ano kaya ang mangyayari? Pero as long as na ang Diyos ang kasama mo, as long as na siya ang pinagkakatiwalaan mo, hindi ka mapapahamak. Kaya patulog ka na, ipahinga mo na ang iyong puso at kaisipan. At bukas ng umaga, meron ka ng kapayapaan. Sapagkat ang Diyos, kapag siya ang iyong pinagkatiwalaan, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan.